sa mahilig bumili ng second-hand na cellphone, siguradong na-try nyo nang magpa-jailbreak. May babala dyan. Ang PNP Anti-Cybercrime Group. Posible kasing mawala ang security feature ng na-jailbreak na cellphone. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, King Senko. Mga paps, naglalabasa na ang mga bagong cellphone. Balak nyo rin bang magpalit? Laban na ba kahit second-hand? Naku! Ito po ang mga kailangan ninyong malaman. Kamakailan lang mga paps ay naglabas ng babala ang PNP Anti-Cybercrime Unit sa kanilang social media page tungkol sa mga jailbroken o mga open line na smartphones. Pero ano nga ba ang jailbreaking ng mga phone units? So basically yung jailbreak, ito yung di ba minsan meron tayong mga phones na nabibili natin na minsan nakalock siya sa isang certain network. So, kailangan mo i-jailbreak essentially para ma-open line mo siya. Kumbaga, kung hindi siya nakalock sa isang particular. Kaya naman ang mga paps natin, mas pabor na gamitin ito kaysa sa nakalock-in sa isang network. Sa akin, yung advantage, una, halimbawa, sa akin, nasa real estate as a content creator, eh siyempre maghahanap tayo ng magandang signal. Depende talaga sa lugar. Pero mga paps, advantage man ang paggamit ng isang cellphone o smartphone na naka-open line, deliks daw ito pagdating sa usapin ng seguridad. Dito na raw nagiging mas prone sa mga hacking, virus at malware ang inyong mga device. So yung malwares can actually lead into getting information stored on your phone, on your devices. Kaya paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group, iwasan ang magpa-jailbreak. Para hindi tayo ma-compromise, ay ang bilhin na lang nating sigurong phone, kung second hand man ito, ay kung ano yung network na gusto nating gamitin. Mga paps, sa anumang pagkakataon kahit sa pagpili ng inyong cellphone, laging piliin ang seguridad. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.